So tapos na guys, nakabit na yung gulong natin. Ooh, first impression ko, tumaas ha. Puta, tumaas siya. Woo, ganda. So what is up sa inyo guys, good morning. So itutuloy lang natin yung naudlot nating vlog ng nakaraang upload natin. So ngayon ipapakabit na natin yung gulong ni Clicky. Yung to 100/80 tsaka yung 90/80 sa harap. Tinanggal ko na sa balot kasi na excite na ako eh. Hindi na ako makapaghintay. Punta na tayo sa may makina kasi baka mamanong bi yung gulong natin eh. So kung bago ka lang sa akin channel, don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kang updated sa mga bago nating uploads. So yun nga no mga katulis, kapag ka nakabit na natin tong V-Rubber Gecko Star natin, iarangkada na rin natin siya bukas o kaya mamaya sa Marilake. Akyat tayo, tignan natin yung performance niya. Tapos after few months, gagawin din natin siya ng review regarding sa pros and cons niya. Kasi madami nagsasabi nga na itong Gecko Star nga daw mabilis maglubak yung mga lining niya. Ewan ko kung totoo yun. Mabilis daw numipis. Tsaka alam mo yun, yung nagbubukol siya kaagad kapag ka nadaan ka sa matinding lubak. So syempre tayo, hindi naman tayo kaskasero, sakto lang naman. Hindi naman siguro mangyayari sa atin yun. Lagi naman tayo maingat sa daan. So shoutout nga pala ulit kay Tips Motor, kay Sir Alvin Molina. Sa kanya ko nabili to eh. Sobrang saya eh. Sobrang traffic pa. Awit! So double check natin kung magkano ang pakabit. Kasi yung huling tanong natin nung gabi eh, sa huling vlog ko, 300 daw. So mga katulis, malapit na tayo. Dito na tayo sa MRF Tires, Tires with Muscle. Shout out. Dito tayo magpapakabit ng gulong. So ayaw nilang magbigay. Thank you kuya. Kuya pakabit. Magkano? Magkano? So shout out kay kuya, siya lagi yung nag-a-ice ng gulong natin. Sobrang pudpud na eh, palit-palit din. Tsaka hindi, yung likod manipis na. Tsaka tingin may butas na yun eh, yung narlubak ako tumagos dito sa gilid. Tsaka kuya ito, tanggalin mo na rin pala to. Huwag mo na isama pagka kinabit mo na yung bago. So dito mga katulis, kung mapapansin nyo itong gulong ko dito, napakanipis na. Tsaka nabutasan ako dito, tumusok. Tapos yung pako tumagos dito. Kaya meron kayong makikitang excess na parang nilagay dyan para mapigilan yung hangin. Sobrang nipis. Hirap na hirap si kuya tanggalin to. Mga kuya, pinabaklas na ni kuya yung gulong para ikabit din sa mags natin. Nakakabit na ni kuya yung bagong gulong.
great view. Kalate pa. Kalate lang. Teka late. Papapalitan ko din yung pito, kuya. Meron ka? Oh, may dala rin ako yun, oh, sa basurahan. Kala ko alam mo na eh. Yan. Kalimutan ko sabihin kay kuya. So, nakalimutan ko pa sabihin kay kuya na palitan yung pito. Kaya binaklas ulit. Tapos pinalitan na yung bago. Ito na yung bago. Hello, Gecko Star. Tamang banking-banking na tayo na ito. So, kapag nakaramdam pa rin tayo ng maalog sa manibela, kapag hindi pa rin nagbago, baka paayos na natin yung bold race niya. So, yun talaga yung main issues ng Honda Click ko eh. Maalog ang manibela niya. So mga katulis, tapos na tirahin ni kuya yung harap. So binabaklas nyo na yung tambucho natin para mapalitan naman yung likod natin. So update ko na lang kayo mamaya guys kapag malapit na matapos. So ayun mga katulis, baklas na yung tambucho, baklas na din yung swing arm. Uguti na lang. Sobrang messy. So ito na yung bagong gulong, mas malaki. Lalagyan na ng sealant. Sealant, let's go. 250 mm. Itong gamit ni kuya parang basuka, parang boga na ewan. Bigla-bigla na lang pumuputok, nakakagulat. Sakit sa tenga. Nahanginan na mga katulis. Grabe, ang lapad oh. Compare mo dun sa lumang gulong niya. Yup, tamang linis muna. Bago'y kabit. Grabe yung lapad niya. Ayun na, nakakabit na ni kuya. Ha? Kaya pa 110. 110 pa, no? Kasi masyado na malaki. So, sabi ni kuya, singaw na daw tong gasket ng pipe natin. Kaya manghihingi tayo sa kanya. Ayun, no? Singaw na. Wala. Nako, mukhang wala pa ata. So, picturean lang natin to pang thumbnail. Alright. Pasok, kuya. Yun. Wala nang singaw. So, tapos na guys. Nakabit na yung gulong natin. So, take note. 80 lang ang binayad natin kay kuya. Kung makikita niya dun sa previous vlog ko, 300 pesos yung sinisingil sa atin. Pero dito, 80 pesos lang. Diba? Ang laki ng difference, pero 120 binayad natin kay kuya. Kasi dami niya rin ginawa eh. Nag-tip na din tayo.
So try na natin 'to. Tignan natin kung maganda ang takbo ng B rubber. Ooh. First impression ko tumaas ah. medyo na tiptoe ako dito ah. So tara. Puta. Naninibago ako. Tumaas siya. Woo, ganda. Putik yan, tumaas nga. Una ko naramdaman parang mas tumaas yung motor ko. Siguro dahil na rin na nagpa-big tire tayo, no? So abangan nyo sa mga susunod kong vlog yung pag-ride natin. Ira-ride natin to. So kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to like, comment, and subscribe. At kung nagustuhan mo tong video ko, like mo na yan. Tsaka mag-comment ka na rin. So hanggang dito na lang aking vlog, guys. Thank you for watching. Ciao, bye!